Balik po tayo sa ating public service portion. Pero bago niyan, direct, paki-ano lang to? Paki-zoom in lang. Sige, pa-zoom in natin. Ayan. Okay. Zoom in pa ng konti. Ayan. Pakita yung lawit ang dila. Ayan, yung naka-yelo na lalaki. Nakalawit po yung dila. Tapos ngayon, yung babae po, talaga namang tuwan-tuwa. Kumbaga, nasa heaven. Ayan. Nasa heaven siya. Tapos, meron pang isa. Pakita pa natin isa. Ito naman. Panibago naman. Direk. Paki-close up naman. Ayan. Si lalaki naman. Nako, pwede nang lang gamin tong dalawa. O, halikan sa pisngi. Si girl. Ayan. Si girl naman, eh para ba namang nanalo ng sophistic. Sa sobrang happy. Ayan. Now, ano po yung mga litratong pinakita ko sa inyo? Yung po ay litrato na magkabit. Si lalaki po kasi ay may asawa. At ang asawa ni lalaki, andito po sa amin, naghihinagpis. Madam, magandang tanghali. Magandang tanghali, Idol. Saan niyo po nakuha itong mga litrato? Sa cellphone po ng mga anak ko pang nakakuha dun sa ano. Sa cellphone ng tatay nila. Sila po yung nag-save. Ano sabi po ni lalaki, ni mister? Wala na pong sinabi dahil kuhuli na po siya sa akto. Hindi na pumalag. Hindi na pumalag. Buti naman, akala ko tangging kamatayan. Okay. Now, ang sisti, hindi na nga siya nagsalita. Short of parang inamin na rin niya, silent means yes. Wala siyang binibigyan ng suporta sa mga bata. May ang ATM po niya, binigay sa akin. Ang wala pong maayos na laman, kasi po minsan, pag may utang po siya dun sa opisina nila, kinakalta sa ATM. Ano ba trabaho ni sir? Trailer driver po, Idol. Okay. May trabaho din kayo? Bali, kung ano lang po dun sa amin, kasi nung nagsama pa po kami niyan, ayaw po niya akong magtrabaho. So ngayon po, housewife lang kayo? Eh ngayon nung nagkalabuan na po kami kasi ayaw na po niya umuwi nang dahil din sa babae na yan. Opo ma'am. Eh di mayroon kaming kapitbahay namin na naggumagawa ng ceramics, yung mga santo po, Idol. Okay, doon kayo trabaho part-time? Opo, part-time lang po. Okay. Ilan pong anak niyo? Apat po. Apat. So, nasa iyo ngayong ATM niya, galing sa trabaho, pero wala naman laman, yung maibig sabihin. Nag-start po nung bago magpasko, Idol, wala na pong laman. Kung alin po yung gastusan ng mga anak niya sa Christmas party, hindi po siya nagbigay. Taga saan mo ba itong girl? Bayambang Pangasinan po eh. Nakausap niyo na po itong babae? Hindi po. Nakachat okay. Po lang po one time, nag-reply siya, ang sabi niya. Paano po niyo po chinat? Sabi ko, bakit mo ginaya asawa ko, pamilyadong tao yan. Na alam mo naman na pamilyado yan, pinatulan mo pa. Okay. Tapos ang reply niya po sa akin, sabi niya, sabi niya, itinigil na daw po nila yung relasyon nila dahil daw po alam niyang mali. pero nakikita sa anak ko nung panganay, nandun daw, may kachat. Kasi naka-private na po yung babae ngayon sa Facebook. May kachat niya daw yung papa niya. Alright. Ma'am, para maunahan na natin siya. Opo. Kasi magbibigay ng dahilan ito. Kaya nagawa niya ito dahil sisiraan ka niya. Meron kang ginawa mga kalokohan. Nandalaki ka, may bisyo ka. Bisyo? Wala ka bang karelasyon dati? Wala po. Never po akong nakipag-relasyon. Never ka nakipag-relasyon? Opo. Hindi ho kayo nagsusugal? Siya po yung sugarol po, siya po yung nagsasabong. Kayo po walang bisyo sugal? Umaalalay lang po ako, nag-aalaga po ako ng mga manok niya para lang masuportahan po siya. Okay, very supportive ka pala. Yun nga po, yun nga po. Ayun, at least para maunahan natin siya, pag nakausap natin kasi sabihin niyan, ng lalaki o dilikya, sugarol yan. So, ikaw ang sumusuporto sa kanyang bisyong pagsusugal by way of inaalagaan mo yung manok niya. Opo. Kasi nakasalalay po yung sahod niya doon, Idol eh. Okay. Kaya doon sa sabong? Opo. So ibig sabihin, pag nagsasabong siya, doon kayo kumikita rin? Pag nagsasabong, ganun din po. Sa tagay, sa inuman lang po napupunta, bibigyan ka lang po ng magkano. Okay. Araw-araw ba siya nagsasabong o linggo-linggo? Linggo-linggo po. Kasi malapit lang po sa amin yung tupada.
tupada. Opo. So illegal pa, hindi illegal yung sa bungan. So nandun ka, nanonood ka habang nagtutupada. Opo, nanonood ako sa kanila po. Pero supportive ka. Yan po ang advice. Eh paano pag may dumating yung pulis, takbo ka rin. Hindi naman po kami, ano po. Hindi, kasi lalaki, illegal yan eh. Mga lalaki lang po ang inano nila idol. Hindi, kasi pag dumating yung pulis raid. Kasi po, daanan lang po yung... Kaya nga, so pag mayroong... Parang dumaan lang po kami, palakad lang po. Pag may dumating na mga otoridad o barangay, di kalasan, kalas ka rin. Sila po. Dahan-dahan na rin po. Dahan-dahan ka lang na makad. Parang wala lang. Parang hindi mahalata. Ano yung taga-sigaw ka rin sa pula, sa puti? Hindi po. Ano lang? Nanonood lang po. Magkano pinupusta niya? Malaki po yan pag manok niya. Magkano? Ano ba? 3 stress, yung ganun. Anong 3 stress? 3,300. Oh, malaki nga yun. Oh, ba't di mo pipigilan na, hoy, imbis na panggatas ng mga anak natin. Pag inaaway mo po kasi sabihin, malas daw po pag inaaway. Huwag ka nang maingay. Pero pagkatapos, pwede mo na awayin pag natalo. Pagkatapos, doon na po. Nananalo naman? Minsan po. Minsan ano po ba yung manok niya? Pula? Halo-halo po. May talisay po. May pula din po. Ah. Pero madalas natatalo siya? Opo. Ganun po ang sugal eh. Halos mas... Paano pag natatalo siya? Anong pakiramdam mo? Eh, sabihin niya po, ahayaan mo na. Ganun talaga ang sugal. Tapos ano sabihin mo po naman? Inayaan ko na lang po. Pero pagdating sa budget ng mga anak niya, doon ko po siya inaano. So bakit kapag nagsusugal siya, hindi mo pigilan na wag na, sayang to. Hindi, may time po na ano, sabi niya, hindi, napasubo na. Kasi nga po, lahat, halos mga kapitbahay namin doon, idol, ganun po, kaya napapaano. Nananalo naman siya? Minsan po. Pag nanalo, anong ginagawa niyo? Hindi po, nagbibigay lang po siya sa akin ng ano, tapos... Magkano pinakamalaking panalo niya? Hindi po yan nagsasabi ng totoo, idol. Eh, nakakala ko nandun ka, nanonood ka. O pagka na nakikita ko, kasi hindi naman po lahat ng laban po ng sugal niya, nandyan po ako, bihira lang po, kasi kinakabahan po ako pagka ano. Kinakabahan ka. Pero marunong kang tumingin sa manok? Hindi kasi po. Nag-alaga ka ng manok? Ay, tumitingin lang po. Alam ko lang po yung kulay. Oo. Ano bang pinakamagaling na manok? Hindi ko po alam, idol. Tinitesting ng kita, ma'am, ha? Opo. Anyway, kasi kaya tayo nag-uusap ang ganito, tinatawagan nila itong si Mister. Kaya lang, maubos na yung bantering natin dito. Hindi pa rin tatawagan si Mister. Ayon, sir, ma'am, nagtatago. Ang sabi, si Mister do ngayon, may hinimas-himas. Ano may hinimas niya? Manok? O sige. May hinimas-himas, kulay pula. Ah, manok. Manok na pula to. Baka po. Ma'am, nanonood siya sa atin. Manawagan po kayo and then mamaya akit natin sa taas pagpatuloy natin to. For the meantime, manawagan ka sa kanya, nanuno sa atin. Armando, inaano ko lang naman sa'yo, nasustento ang mga anak mo eh. Hindi ko naman kaya. Takaw, balik ko lang dito sa Maynila kasi na... Namatay yung tatay ko, sabi ko sa mga anak ko, hingi ka ng pera ng pambudget sa inyo, ng tatay niyo, pero wala. Lagi kang walang pera. Saan ang pera mo? Ang laki ng allowance mo lagi dyan, o sabi mo, wala kang pera. E ngayon, sino nagpakain sa kanila? Yung kasama ng ate ko sa trabaho. Kasi hindi ka nagbibigay. Maawa ka sa mga anak mo. Binata na yung panganay mo. Okay, ganito pong gawin natin, Mama Nork. Alam niyo kung saan siya nagtatrabaho. Sige. Sasamahan po namin kayo sa kanyang work. At doon, kakausapin natin yung kanilang HR, supervisor, kung sino man pwedeng kausapin, para iparating yung problema. And then, kung pwede, sabihin natin na magkaroon ng kasulatan na yung pong portion ng kanyang sweldo mapunta diretso sa inyo. Mr. Armando Comendador, magandang tanghali po, sir. Sir Arman. Sir Arman. Hello, sir. Magandang hapon po. Sir, merong gusto makipag-usap sa inyo, sir. Sige po. Oh, ano, nandito na ako. Sabi mo, sige, pumunta ka doon. Oh, ngayon, anong gusto mo mangyari? Eh, di ba, pinapahingi ko yung mga anak mo na bigyan mo ng budget. O ba't hindi mo binigyan? Ba't lagi kang walang pera? Eh, wala kang pasok, di ba? Eh, diyan ka na nakatira, walang pasok.
Samantalang nung umuwi ka pa sa bahay, kahit Linggo, pinapasok mo eh. Di ba bakasyon? Ano? Ngayon, walang laman yung itim, nagre-reklamo ka. Pag malaki naman yung laman, wala ka namang naririnig ah. Bihira lang nagkalaman ng ganun yung ATM mo. Tapos ano yun, hindi nagbabayad sa kuryente, hindi gumagamit yung mga anak mo. Oo nga, di ba sabi ko sa'yo, wala akong pasok, kaya pasinsya muna, kaya wala akong pasok. Nagsahod ako nung nakaraan ka, tinanghulog ko lang sa cellphone ni Tisay, di ba? Ilang hirap sa'yo, inuuna mo yung mga gusto ng anak mo, pero yung kinakain nila, hindi mo inuuna. Sir, nagsasabok ka pa rin ba? Sir? Po? Nagsasabong pa rin po ba kayo, Sir Armand? Ay, hindi na po, Sir. Hindi na nagsasabong? Opo. Nagsasama pa rin po ba kayo? Anong pangalan ho nitong girlfriend nyo? Nakalimutan ko na ang pangalan ho ulit. Rubilin. Nagsama pa rin ho kayo ni Rubilin? Ay, wala na po, Sir. Tagal na po yun. Kailan po kayo huling nagkita ni Rubilin? Noong... Hindi ko na matandaan, Sir, eh. Mga ano po, December, itong bago magpasko? O pagkatapos ng Pasko? Karaan pa yun, Sir. Bago magpasko, Sir? Ilang buwan na rin, Sir. Ah, isang buwan na rin? Hindi, mga ilang buwan na nakaraan. Ilang buwan. Sir, matanong ko lang, bakit doon sa picture nakalawit yung dila nyo? Sir? Po? Bakit nakalawit ang dila nyo doon sa picture? Sir? Sa picture, Sir? Hindi ko napatanda yung picture, Sir, eh. Meron kasi din sa picture. Gusto ko lang tanungin para naman mapaintindi ko kay Mrs. kung anong dahilan, bakit ka ng lamig. Maaari siguro dahil si Mrs. hindi sweet, ito yung isa sweet. May picture kasi, Sir, na lawit ang dila mo, tapos meron pa isang picture na yung iyong nguso talagang bukang-buka at naka-dantay na sa pisngi ni... girlfriend. Wala ka na bang balak makipagbalikan kay Mrs., Sir? Ay, wala na po, Sir. Wala na. So, wala na po. Pakisuporta na lang po yung mga bata, Sir, dahil kapag hindi nyo po ginawa yan, Sir, kayo po yung mababawsi, Sir Armand. Opo, Sir, wala naman problema, Sir, kasi yung ATM po, hawak niya naman po. Ang problema ko lang po, pag wala akong pasok, pinipilit na ako magsuporta. Okay. Kasi naman, Sir, meron nga siyang ATM. Kung wala naman laman, anong gagawin niya doon? Walang yan nga, Sir. Pinaliwanag ko naman po sa kanya, Sir. Hindi nagkalaman yung ATM kasi walang pasok. Nagpasok ng ilang araw. Ang ginawa nung agency, hindi hinulog sa ATM, pinas. Ngayon, ginamit ko rin yung pera. Pinanghulog ko sa cellphone na kinuha ko doon sa bunso namin. Okay. So, may napupuntahan din pala. Ako nga, Sir, hindi ako narireklamo. Yung motor ko, kinuha ng kapatid niya doon sa trabaho ko. Yung motor niyo? Oo, hinayaan ko na lang siya. Yung motor, kinuha nila doon kasama yung kapatid niya. Ang gumagamit niya yung kapatid niya. Hindi magsalita, Idol. Ma'am. Isa-isa po kami ng motor, Idol. Siya ang una may motor. Ngayon, sabi ko, kukuha din ako ng motor. Sumali kami sa paluwagan. Yun, nag-umpisa ako nung para yung ceramics. Kaya lahat ng motor nasa iyo na? May motor hindi pa po, na iwan sa kanya? Hindi po, bininta niya po yung motor niya. Yung sa akin, kasi ang plano talaga namin nun, lagyan ng sidecar para pang okay. Service ng so, mo. Sir, tama lang. Meron kang motor, bininta mo ngayon, meron siyang motor, ginagamit niya. Patas lang yun. Bininta namin yun, Sir, nung wala na akong trabaho, yung umalis ako sa trabaho ko. Bininta mo at pinakinabangan ng pamilya? Pinakinabangan namin yung pira na yun, yung pinagbintahan, kasi wala akong trabaho. Okay. 5,000 lang yung inano mo, tapos sabihin mo, hindi na nagbigay ulit. Ganito na lang po, Sir. Pwede ho ba, Sir, pag-usapin ko kayo sa barangay at doon, Sir, magpipirmahan kayo doon sa suporta ng sa mga bata? Sige po, Sir. Walang problema sa akin yan, Sir. Para mas magandang ano. At siyempre, Sir, kung pwede, ma-involve natin yung inyong agency at yung agency ninyo ang testigo para masiguro tuloy-tuloy po yung paglagay ng pera doon sa inyong ATM. Sige, Sir. Walang problema, Sir. Okay. Sir, maraming salamat, Sir Armand, sa time na binigyan nyo sa amin. Sige, thank you rin po. Magandang tanghali po, Sir Armand. Okay po. Okay. Ma'am, ganun na lamang, ma'am. Doon na lamang po sa barangay. Pag-usapan po yung suporta para sa mga bata. Kapag hindi siya tumupad doon sa usapan, then may dahilan na parang barangay magbigay ng certificate of file action
upang nang sagayon kayo po'y makapag-file ng kaso sa Bawsi. Okay, ma'am? Opo. Salamat po, madam. Salamat, Idol.